Ipinagdiriwang din natin ngayon ang linggo para sa kultura. Maging mapanuri nawa ang lahat ng Kristiyano sa bawat kultura upang maging ganap at epektibo na tagapagpahayag ang mabuting balita. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga panig na ang kanan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawa kami. Panginoon, kaawa kami. Dumating na tagapagnanyaya ang mga masalay magsisi. Kristo, kaawa kami. Kristo, kaawa kami. Nakalugyok na sa kanan Diyos ang mga paray panagitan kami. Panginoon, kaawa kami. Panginoon, kaawa kami. Awaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagkipo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nasa Refidim at sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Tatanggap mo naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng buwan." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman, kasama sila Aaron at Hur, ay nagpunta sa buwan. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya sila Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises. Habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil doon, nalupig ni Josue ang mga Amalekita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mga panganib, ika'y lilintang.
pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, huwag mong tataliktan ang mga aral na tutuhan mo at matibay na pinanarigan. Yaman, kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan, sa maling aral, sa pagtutuwid, sa likong gawain, at sa pagtatay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Inuutosan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi, ikayatin mo pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsatayo po ang lahat. Ang laging manalangin.
ginawa. Ang panalangin hindi tumitigil. Bahagi yun ang usapan ay tinatawagan tayo ng kumikapal sa pagninilay na palaging manalangin. Maliwanag po na kutusin po no? Na, well, bahagi yun ang ating pagkilos na kinakailangan natin yung panalangin. Bakit? Kasi ito yung isang pamantayan na ibinigay sa atin ni Jesus. Eh? Anong sabi niya dito sa Ibanghelyo ni San Lucas? Eh? Anong sabi niya? Sinasabi ko siya agad niya itatawad sa kanilang katarungan. Ibibigay ang Diyos ang katarungan. Pero ang katarungan ay ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makita kaya sa tao na nanalig sa Kanya. At saan makikita yung pananalig sa Kanya? Ay ang taong magdarasal. Ang taong palaging magdarasal. Yun ang isang pamantayan ng pananampalataya na nais na ipagnilay-nilayan natin ngayon sa araw na ito. Yung acts of piety bilang bahagi ng act of faith. Kaya, tingnan natin, nananalangin, pati-school sa pinag-alaga natin, alam nyo, yung problema kaya ng daigdig na ito ay isang daigdig na nakakalimutan ng magdasal. Bakit? Kasi hindi namin nalalaman kung minsan ka isinisira ng kultura ng kasalukuyang panahon. Ngayon nga po, sabi nga po ngayon ay linggo ng kultura. Kinakailangan malaman natin yung kultura at kung paano dapat natin ilalapat ang turo ni Jesus sa mga kultura. At isa po sa mga dapat nating maintindihan ay ang kasalukuyang kultura. At isa po nakita po nating kultura na kapag hindi natin maintindihan ay unti-unting kakainin ang kultura ng pagiging Katoliko-Kristiyano. Ano yun? Yung kultura ng convenience. The culture of convenience. Kaya nga po sa ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, anong sabi niya? Dapat ipinangaral niyo ang salita ng Diyos sa panahon na maalwa o sa panahon na mahirap. Kasi yung kultura ng kasalukuyang panahon ngayon, ay alam na, kung ano lang yung madali, kapag mahirap na, iniiwanan na. Culture of convenience. Isang napakalaking halimbawa na makita po natin yung culture of convenience, alam. Ang dami natin ngayon, convenience store. Hindi po ako laban sa convenience store. Hindi po yun. Pero nakita po natin na kuminsan, kapag ang pinag-usapan natin ay panalangin, kuminsan kinakain natin ang isinasantabi natin ang panalangin for the sake of convenience. Yun ang kultura na umihirap. Nahirapan na ako, hindi na ako magdarasal. Kasi ang nasa isip palagi ay lahat nasanay tayo sa convenienteng pamamaraan. Kaya kuminsan, madali tayong sumusuko sa aking panalangin kasi bakit hindi na convenience? Hindi na convenient. Hindi na sinasagot yung aking panalangin. Ayoko nang magdasal. Ang tagal naman ang panalangin. Ngayong kapanahonan na ito, kasi yung nakikita natin, kung isang gusto natin, kapag tayo nanalangin, gusto malami kagad sinasagot. Gusto natin nauna. Hindi. Panalangin akong
sanay katulad na po ng paanyayang, ay makita natin yung panalangin natin sa tamang panahon. So, paano natin ito mabibigyan ng higit na paninilay? Kapag yung sabi na natin ay makita natin ang papaglabanan natin ng kultura ng convenience sa ating panalangin. Maging bahagi po na kung itusin po ay maging aware tayo na yung ating panalangin na isang panalangin na alin magtuturo sa atin kung anong lalim ng ating panalangin sa Diyos. Kung ano yung ating ugnayan sa Diyos. Kasi yung panalangin na alin para malaman natin yung gusto ng Diyos at masabi natin kung ano yung gusto natin sa Diyos. So, at ano yung panalangin? Na ibigin sila kayong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo sa unang pagbasa, nakita namin sa unang pagbasa yung panalangin, nakita po namin si Moises sa kanyang panalangin na kapag itinataas yung kanyang kamay, tangan niya yung tungkod na binigay ng Diyos, nananalo sila. Kaya, anong nakita po namin? Tinulungan siya. Kasi may panahon na siya ay napapagod na itinataas yung kanyang kamay. Kasi pag tinataas siya, nananalo yung mga Israelita. Kapag binaba niya, natatalo yung mga Israelita. So, kaya tinulungan siya ni Aaron at saka ni Hur. Ni Hur. So kaya po, kinakailangan magtulungan tayo sa panalangin. Tulungan natin ang bawat isa na magdasal. Pero para saan? Hindi po ito higit para makita natin na para tayo manalo. No? Hindi. Ano yung pinakita po ito? Na yung panalangin ni Moises sa tulong ni Aaron at ni Hur ay alin? Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na higit na binigyan ng pagkapahalaga, immortalized saan? Yung pagtaas ng kanyang kamay ni Moises saan? Dito po sa pagtataas ni Kristo ng kanyang kamay sa cross. It is a victory of Christ over sin. Kasi bakit? Sinunod ni Jesus yung kalooban ng Ama. Siya yung unang naghandog ng alay ng kanyang sarili bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun yung tinatawag po nating pananalangin. At isang paanyaya na kung saan yung nakita po natin, tuloy-tuloy po sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito na ipinamamanik ko sa pamamagitan ko noong balong babae na humihingi ng katarungan para po doon sa isang judge na hindi manamang naniniwala sa Diyos. Nalin, manapalaging magdasal sa harapan ng puro ni kapag. At kung naman yung patuloy namin paanyaya, at sa paparang paumarap, well, of course, alam po natin sa malalong-lalong sa pamagitan ng pinakamataas na atas ng panalangin, yung banal na pagdiriwang ng misa, yan yung patuloy nating paanyaya. At sabi nga po natin na kinakailangan pa rin natin magdasal kasi bakit? Ang nagsisimba lang po sa ating mga Katolikong Kristiyano is only 30% of the total Catholic population. Ibig sabihin, mula sa 10, 3 lamang ang talagang nagsisimba pag-araw ng Linggo at Piyestang Pangiling. Paano yung 7? Nagsisimba rin naman. Paminsan-minsan, kapag naisipan, TBL, kapag kasal, binyag, at kung kailan na inilibing, kumisan iba kung kailan na lamang inilibing.
tsaka lang kapagsisimba. So bagay yung nakusahan ay kinakailangan natin na bigyan ng higit ng pagkapahalaga. Sa papakita din po ng ating mga panalangin, alam nyo yung ating mga formal prayers. Hindi yung tayo pinagbabawalan na gumawa ng sarili nating panalangin. Pero bakit may formal prayers? Ano ba yung formal prayers? Yung mga itinakda ng simbahan na maging panalangin natin tulad po ng Ama namin, Abagyo ng Maria, Papuri, Sumasampalataya, yun po yung mga formal prayers. Rosario, na kung saan lahat yan ay nakalagay na kumutusin. Ito yung inilagay ng simbahan para ano, matulungan tayo. Kasi kumisan, kapag tayo nagdarasal, lalong-lalo na kumisan kapag tayo ay natatakot. Halimbawa, may mga panahon na tayo natatakot, gusto natin magdasal. Walang lumalabas sa ating isipan. So alam yung matutulong sa pamagitan ng formal prayer. Lalong-lalo na po, sa pamagitan po ng pagdarasal natin ng Santo Rosario. Kami mga pare, meron kami tinatawag na Divine Office, yung pagdarasal po ng Biblia o Breviario. Divine Office, yan po yung dinadasal ng mga pare, mga madre, mga nagpapare, ay bahagi po na ito ay ang nilalaman ni Kuyalin, yung banal na kasulatan. Well, kung kayo po ay mayroong smartphone, pwede nyo may download. Ang pamagat ay e-breviary o yung tinatawag po nating Divine Office. Meron po yun doon sa application, mobile application. Nakalagay po doon, invitatory, morning prayer, mid-morning prayer, mid-day prayer, noon prayer, mid-afternoon prayer, evening prayer, night prayer. So, bahagi, kailan mo umpisan ako kasi sabi ng iba, medyo komplikado. Alam niyo yung isang mga gandang kalimitan natin, the poor man's Bible, ang alin, yung pagdarasal po ng Santo Rosario. Lalong-lalong po ngayong buwan ng Oktubre. Pero hindi lang sana sa buwan ng Oktubre. Ngunit maging bahagi po ng ating panalangin araw-araw. Kumbisa na, kalimutan natin ang magdarasal ng Santo Rosario. Lalong-lalo na, ang ating obispo ay nagpadala ng pastoral letter para po sa darating na October 20, sa darating na Webes, na maging bahagi po ito ng ating pakilisa kasi ito itinalaga ng panalangin kasi itinalaga po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na magdasal tayo ng Santo Rosario at itinakda ang bawat lalawigan ng isang araw. Tayo po sa lalawigan ng Laguna sa Diocese of San Pablo ang nakatopa sa atin ay sa darating na October 20. Yung darating na Webes, tamang-tama ho, yun yung ating parangal na ibinibigay kay San Martin de Porres. Yung araw ng Webes, na kung susit po, meron tayong banal na pagkakanod mula ikapito ng umaga hanggang ikapito ng gabi. Pero sabi ko nga kay Sister Lynn Gomez, sabi ko nga ay doon sa mga nakatalaga na magdarasal po at magtatarong sa banal na altar sa araw na yon. At sana po sa susunod pang mga araw ay kasi yun po ay depende sa bawat grupo kung ano ang panalangin ng inyong dadasalin. Pero sana po no, ay isa po rito sa ating gagamitin na dasal ay yung pagdarasal ng Santo Rosario. Pagdarasal ng Santo Rosario. Maging bahagi po ng ating panalangin. At sana po, hindi lamang sa October 20. Pero tapusin muna natin yung October 20. Maging bahagi po no, na tayo nag-aanyaya, lalo na po yung
banal sakramento sa kapito po sa simbahan, mula po ikapito ng umaga hanggang ikapito ng gabi. Ginagawa po natin yan every Thursday, pero lalo-lalo na ho ngayong October 20, gawa panawagan po ng ating kagalang-galang ng obispo bilang pakikisa po natin sa Million Roses for the World. Isang milyong rosas para sa ating Panginoon. So, ito po yung ating ialay lalong-lalong na po sa ating mga intensyon sa pagninilay natin ngayong panahon na ito. Marami tayong dapat na ipagdasal. At kung sakali mo hindi kayo makasama, kahit na po sa inyong bahay, kahit na sa inyong lugar, kasama natin ay panalangin. Sabi mo ako kuminsan kasi yung iba nagtatrabaho. Lalo-lalo mo na ako ngayon, masyadong yung traffic. Alam nyo, kung kayo ay hindi naman nagdadrive, magkasal kayo ng musaryo. Kaysa murahin ninyo yung motorista, kundi kaya kaysa murahin ninyo yung traffic, magkasal tayo ng Santo Rosario. Bahagi po na kung saan ipinapay. Kasi po bakit po yan, ano? Isa po sa option natin kasi maliban po sa banal ng pagdiriwang ng Misa, kasi sabi mo natin, that is the 4 months Bible. Yan po yung Biblia ng mga mahihirap. Kasi sa bawat pagninilay ng mga misteryo, ang pinaginilayan natin ay ang misteryo ng buhay ni Jesus kasama si Maria. Hindi natin pwede iwalay ang mahal na Birheng Maria. Makikita po natin sa lahat ng mga misteryo ng Santo Rosario kasama ang mahal na Birheng Maria. Sa mga importanteng bahagi ng buhay ni Jesus kasama ang mahal na Birheng Maria. Kaya nga, very powerful po yung image ng Immaculata Concepcion. Bakit? Yung image ng Immaculata Concepcion ay rin, inaapakan ni Maria yung ulo ng ahas. The victory of Christ ay could be handed to us through Mary. Ang tagumpay na dulot ng ating Panginoong Jesucristo ay ipinagkakaloob sa akin sa pamagitan ng mahal na Birheng Maria. Kaya bahagi ho na huwag namin kalimutan sa panalangin, lalo-lalo ho sa pagdarasal ng banal na rosaryo. At ito po yung bigyan natin ng higit ng pag-inilay. At nawa po yung maging bahagi ng ating pagkilos, yung patuloy na panalangin, patuloy na panalangin, palaging panalangin. At ayahan niyo po na gamitin ko bilang panghuli ng mga pananalita yung salita na ginamit po ng ating Santo Papa noong October 8, 2016 sa kanyang meditation. Ito po yung kanyang pananalita ang binahagi yung sa amin. Hayaan niyo po na ulitin ko. Sabi po niya, praying the rosary does not remove us from the problems of life. On the contrary, it demands that we immerse ourselves in the history of each day, so as to grasp the sign of Christ's presence in our midst. Whenever we contemplate an event, a mystery of life of Christ, we are asked to reflect on how God comes into our own, so as to be able to welcome Him and follow Him. In this way, we discover how we can follow Christ
by serving our brothers and sisters. Tayo po na. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kanyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, may isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo.